guys. So, gagawa ko ngayon ng video para dun sa mga nagtatanong kung ano-ano yung mga bansang merong au pair. Kasi ang dami nagtatanong sa akin kung may au pair ba sa ganitong bansa, ganito, ganyan. So, marami nagtatanong sa akin. So, sinearch ko yon guys. Alam nyo guys, nung nagsisimula akong mag-au pair, nag-apply din ako katulad ninyo, sinearch ko rin yan dati na meron ba talaga sa ganitong bansa, ganyan. Ang common na bansa na meron, ang countries na merong au pair is, ito yung mga bansa, so hindi ko napapatagalin. So, sinearch ko, ilalagay ko rin kung ano yung link dito nakalagay. Para sa akin is legit talaga. Ito yung mga bansa, yung Luxembourg, Belgium, Denmark, Germany, the Netherlands, Norway, Sweden. Ayun. So, 11 yun. 7 countries yun na legit na merong au pair. Yun yung pinaka para sa akin. Yung 7 countries na yun is yung legit talaga na kahit hindi mo na itanong sa akin, sure yun na may kumukuha talagang au pair doon. Lahat ng bansang may au pair. Austria, Italy, Luxembourg, Australia, Belgium, Denmark, Germany, Spain, China, the Netherlands, Norway, USA, Portugal, France, Switzerland, Finland, Sweden. Yun guys, so nakuha ko to, sinearch ko siya. And doon naman sa mga bansa naman na Italy, Australia, Spain, USA, Portugal, France, Switzerland, Finland, yung walo na yun, meron din, talagang na-search ko rin naman talaga na may kumukuwang France, USA. Nakita ko rin na may mga au pair din talaga. Like sa YouTube, nakikita ko, Google, mapag-Google man, meron naman talaga. Yun nga lang kasi guys, may mga, katulad sa atin, mga kababayan tayo na, syempre, hindi aware na yung mga bansang yun kumukuha ng au pair. Tapos, minsan hihingan sila ng placement fee. Ito pa guys, para makatulong dun sa mga ibang au pair, nagsisimula pa lang, nagsisearch. Ang au pair is walang placement fee. Wala kang babayaran ng unang-una pa lang. Halimbawa, sabihin sa'yo na, kasi may mga nag-chat din sa akin na nagtatanong, so may kontrata na, after nilang fill upan yung kontrata, which is wala pa naman yan kang sigurong stamp, wala pang ano, hihingan agad sila ng placement fee for ano daw yun, para ma-process yung visa. Ang au pair guys, walang placement fee. Wala talaga. Sa agency, kapag doon ka sa legit agency na nilagay ko naman doon sa mga previous vlog ko kung ano yung mga agencies na talagang in-applyan ko, hindi rin sila humihingi ng placement fee. Pero, babayaran mo, magda-down ka sa kanila. Yung kalahati lang yung babayaran mo. So, meron naman silang kontrata na, okay, nandito kayo sa agreement na to, ganyan-ganyan. So, aware ka na may babayaran ka, na may ida-down ka. Wala ka pang host nun. So, sila yung maghahanap ng host. Pag may host ka na, sila rin naman yung maglalakad. Insurance, yan. Yan kasi mga unang-unay, yung kontrata muna. Kailangan makikita mo yung kontrata. May perma ng host, may perma mo, may perma ng agency. So, dapat nakikita mo yan. Halimbawa, kontrata. Nagkapalitan na kayo ng kontrata, perma-perma na. So, lalakarin muna nila yung insurance. Sila ang magbabayad niyan. Sila dapat ang magbabayad. And yung visa, guys, ayan ang pwede mong sagutin. Pero, nasa ano na yan eh, bandang gitna na. Bandang gitna ng parang process. So, yung kontrata mo, insurance mo, yung sa pag-aral, yung sa language course, dapat ano muna yan? Yung tatlo na yan, dapat meron ka muna bago ka talaga totoong makagastos. Pag gastos mo, is yung may sasagutan ka talaga dun sa embassy. Ikaw mismo. Ikaw mismo yung sasagot sa embassy. Kasi ako nun, ako mismo talaga yung sasagot. Agency kasi ako eh. So ako yung sumagot. Lahat sila, tignan mo, kahit galing ako sa agency, hindi nila kinukuha yung pera ko para sa visa. Kasi ako mismo yung magbabayad or yung host. Pero pagka, limbawa, direct ka,
Ba't nila kukunin, magtatanong ka, ba't nila kukunin yung visa fee mo? Kung ikaw mismo yung maglalakad ng visa mo. Diba? So, yun yung dapat ano natin, dapat medyo aware tayo doon, lalo yung mga nagsisimula ng au pair. Walang placement fee ang au pair. So, yun lang yung gusto kong ipaliwanag. Sana maliwanag talaga. So, yung mga lugar na meron talagang au pair, nilagay ko dyan. Sana, sa mga au pair, register lang dun sa mga websites. Kasi talaga, may mga nagre-register dyan na host family. And then, bibigyan kayo kunwari ng contract. Then, kailangan nyo raw magbayad ng placement fee, ganyan. Hindi tayo sure dyan. So, ingat lang dun sa mga scam. Pahabol ko lang pala yung sa UK or London. Sinerge ko siya, walang au pair dyan, guys. Walang au pair sa UK or London. So, usually, may mga humihingi dyan na placement fee or yung bayad muna. Wala talaga. So, guys, yung mga nag-au pair, mag-search din kayo. Mag-search din kayo kung may au pair ba sa ganitong lugar. Ganyan. I-Google ninyo. Kasi mahirap nang ma-scam or makuha nang tayo ng pera. Syempre, medyo malaki din yung makukuha sa atin if ever. So, ingat lang sa mga mag-au pair, sa mga bagong au pair or talagang may experience. Siguro, mag-share din kayo if ever dyan sa comment section. Yun. Kung gusto talaga kayo ng host family ninyo, walang tigil din sa communications and willing talaga sila mag-gumastos, ganyan, para sa inyo. Yun lang, guys. Aware lang dapat yung mga mag-au pair. Sa mga mag-au pair, galingan ninyo sa interview. Mag-search kayo palagi para hindi kayo maloko. Ganyan. Ingat kayo, guys. And sana nagustuhan nyo at naliwanagan kayo. Please like. Please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Bye! Bye!